It's Nern TV. Hello mga katropa. Today is Miyong's comments. Dagdagan po natin. Oh, ito po. Sa Rappler din. Sabi po na Rappler, if you have a situation where media cannot report negative things because that means they will be attacked, then that... Tungkol po ito sa, ano, sa Pilipinas, yung Rappler nagre-reklamo na naman, wala raw silang freedom. Pero wala naman silang ginawa kundi manira. Pakinggan natin si Badong Aratiles. Can be a big problem for governance, says Gemma Mendoza, Rappler Head of Digital Service. Ito po mga sinusulat na Rappler, nakakarating po ito sa ibang bansa, no? Okay, kasi po, ang sinasabi nila, yun nga, disinformation, misinformation, no? Okay. Disinformation's impact on election, truth tellers need to collaborate more. Ang pinalalabas nitong writer na to, si Lore Bentoquero, sa kanyang pagtatanong ay si Gemma Mendoza pala. Merong mga, ito po yung paulit-ulit ni Maria Ressa at saka na Rappler, no? Takot ang mga reporter dito na magsabi ng totoo dahil natatakot silang buweltahan. Alam nyo, isang malaking kasinungalingan. Araw-araw wala silang ginawa kundi manira. Tapos sasabihin nila walang freedom sila. Meron silang freedom. Ang wala sa kanila, yung mga tao na naniniwala sa kanila. Kokonti na lang ang naniniwala sa kanila. Sa totoo lang, ang pinaglalaban lang talaga niyang Rappler ay yung kalayaan nila na makapagsinungaling, na makapangling lang sila ng ibang tao, yun ang talagang purpose nila. Kayo ang pangunahing disinformation at misinformation. Eh. Yan. Diba? Meron bang takot na? Mga dilawan. Talaga ba na may medyang takot? Mga pinklawang dilawan. Ang pagkakatanda ko, ang pinaka... pinoproject nyo nakakatakot na Pangulo sa lahat na naging Pangulo si Pangulong Duterte. Dahil pinoproject nyo si Pangulong Duterte na murderer, mas murderer, no? Pinoproject nyo si Pangulong Duterte na pinakamasamang tao sa buong mundo. Diba? Okay, ang tanong ko lang, meron po ba talagang natakot na media outlet? May media po ba natakot kay Pangulong Duterte? Good question. Araw-araw po, within 6 years ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, araw-araw po siyang binabanata ng media. Please like and subscribe. Saan po nang gagaling tong merong mga natatakot kay Pangulong Duterte? Merong mga taong hindi nagsasao, merong mga reporter. Hindi po tao ha. Ang sinasabi nila reporter eh. Ulitin ko lang po para makasigurado tayo. Ito po sinasabi, if you have a, ito raw situation sa Pilipinas eh. If you have a situation where media cannot report negative things because that means they will be attacked, then that can be a big problem for governance. Okay? Inaatake ho sila ng mga vloggers kasi itong mga, lalo na itong Rappler na to, walang ginawa kundi manira, kung ano-ano ang pinagsasabi, puro mga kasinungalingan. Alam naman ng taong bayan na ano na sila eh, wala silang sinabing totoo eh. Walang katotohanan doon sa mga pinagsasabi nila. Kaya sila inaatake ng mga vloggers. Kasi ang mga vloggers, gusto nilang ilathala ang katotohanan. Yun ang habol nila. Yun ang habol namin. Sino po sa mga reporter ang hindi nakakapag-report dahil sa takot? Lahat po ng alam kong media, lahat po ng alam kong broadcast and print media, katakot-takot na kundi na ang ginagawa araw-araw. Mula po sa pagsasabi, misinformation po ito lahat. Mula po sa pagsasabi na panpak ang drug war, panay patayan, kabi-kabila.
May natakot po ba nag-report niyan? Wala po natatakot sa media natin. Wala. Kaya po yan, malaking kalokohan eh. Oo. Yung anong paulit-ulit na sinasabi diyan ni Maria Ressa? Yung chilling effect? Wala pong chilling effect dito sa Pilipinas. Chilling effect. Mapa traditional media, mapa mass media, mapa social media. Matatapang po ng lahat na nag... Pati mo mga social media, matatapang din lang. Wala daw press freedom. Kung saan magaling salitaan nila na may takot. Imagination ng Rappler na isinusubo nila sa buong mundo, ito palang mga to, kahit taga United Nations, tanggap ng tanggap kung ano yung sinasabi sa kanila na Rappler. Kaya po kayo, no? Yung magkukot pa yung mga sa susunod, magdalawang isip po kayo. Pag ang quotation nyo, galing dyan sa mga United Nations Human Rights Special Rapporteur na yan. Eh sabihin lang pala ni Maria Ressa, maniniwala na yung mga yan eh. Kaya po silang paikuti. Oo, sila yung hindi nagpa-fact-check eh. Yung sabi mga nasa pa, UN. Kung ano yung diary pupunta po, raw sila doon. Kapalit. Wala namang mga alam. Pangulong Duterte. Ang projection na nila, mamamatay tao na yun ha. May mga Davao Group, may mga DDS. Wala po. What? Sandali lang mga katropa, no? Kasi nasabi ko, eh mga wala namang alam yung mga nasa UN. Alam niyo kung bakit nasabi ko yon? Eh wala silang ginawa kundi makinig kay Maria Ressa. At ano ibig sabihin noon? Di ibig sabihin noon ay nakikinig sila sa kasinungalingan. Bulag sila sa katotohanan at nakikinig sila sa kasinungalingan. Yan ang mga sakit niyang mga taong yan. Nakasulat sa Biblia. Sila. Biblical people. Biblical sinners. Wala po natakot na isang reporter. Gusto nga nila eh. Labanatan araw-araw eh. Kada bumabagyo, nasa ng Pangulo. Ang tatapa nga po, hashtag Aus Duterte. Yun po yung sinasabi ko na... Ano, bulag sila sa katotohanan na inilalabas na yung katotohanan pero hindi nila nakikita. Either ayaw nilang makita o nakikita nila ayaw nilang tanggapin. Tapos sasabihin nyo may natatakot. Yan po ang pinakamatinding misinformation at disinformation na hindi nakakapag-report ang mga reporter. Kaya sasabihin nila, hindi talaga... Hindi makapag-report yung mga reporter ng mga totoong nangyayari sa Pilipinas dahil sa takot. Kutok mo yun. Walang takot na reporter dito. Walang takot na reporter sa Pilipinas. Kahit yung pinaka... Yung pinakasinungaling na reporter sa Pilipinas, matapang eh. hindi ko na babanggitin ang pangalan pero ang last name daw ay Ressa. Kung sino-sino, alam nyo naman kung sino yung mga baklaing reporter niya. Di naman yata nila nililihim. Please like and subscribe. Nilihim ba ni Joseph Moron? Na bading siya. Kahit nga. Ito po, takantaka ko, no? Pati palasin sa Pilipinas, imported. Ayan, no? Kabayan, Representative Ron Salo proposes revitalization of local salt industry. Local salt industry, ibig nyo sabihin, muling buhayin daw yung local salt industry. Napapaligiran pa tayo ng dagat. Alam nyo ba yung dagat? Pag umahon ka sa dagat, hindi ka nagbanlaw to. As in na yung nakadikit sa... Tapos nag-i-import pa ba tayo ng asin? Bakit i-revitalize yung local? Kita nyo na kapalpakan ng mga nakaraang administrasyon, mga dilawan. Oh, ini-import nila. Biro mo, napapaligiran tayo ng dagat. Yun po ang katakataka sa akin. Kung pati po, asin, ini-import na natin. Puta, may problema na talaga tayo sa buhay. Napapaligiran tayo ng dagat, manghul. Kumuha ka ng isang balde sa dagat. Ibilad mo sa araw, asin na yun eh. Tayo. Ito po ang topic natin. Masaya siya na kaya sakit magsalita. Dante Talks by Dante Maravilla sa mga katropa. Please like and subscribe to his channel. Pakinggan nyo siya.
Paano ito mga kababayan? May apocalyptic warning po yung JP Morgan. What? Yung isang US owned company, kung hindi pa kayo familiar po, may branch siya dito sa Pilipinas. Nag-operate siya since 1961 pa yata. Mga bantog po, mga kilalang banking institution. Noong pang panahon, more than 100 years ang history po ng JP Morgan. Siya po ang nag-warning ng possible ano apocalyptic ano event that will come sa ating mundo. What? Mr. Maravillas naman na niya. Hindi na po politics mo na rito. Nakakasawa naman minsan. Kaya we go to elsewhere. We go elsewhere po sa ibang parte na din ng mundo yung topics natin. But of course, with the relevance dito po sa ating bansa, it is a global ano, a global event, mga kababayan, na gusto ko pong ma-share sa inyo para in case po na mangyari, at least narinig na ninyo po dito sa ating ano live streaming. Di ba? Maayos yun. Pero, disclaimer tayo. Huwag kayong ano, huwag lang kayo masyadong mag-alala. Magtataka ka kasi, mga kababayan, itong mga tao ito, mga non-believer sila, hindi man sila, kung nagbabasa sila ng Bible, siguro, baka paminsan-minsan, pero most of them, di man naniniwala po sa kwento sa Bible. Pero ang mga terminologies na ginagamit po nila, biblical, apokalipsis. Totoo yan. Kung sila ay umasta, kung yung titingnan mo yung lifestyle nila, makikita mo, hindi sila mga believers. Pero, yung mga ginagawa nilang mga kalokohan, biblical. 50? What? Apokalipsis. Mga kababayan, ito. This was published by Yahoo News. O yan o. Eh, biglang lumitaw po, mga kababayan. Dinayaan siguro ng ating Panginoong Hesu Kristo, mga kababayan, na pagbukas ko ng aking ano, ng aking cellphone, nagre-research ako ng mga topics. Biglang, lumitaw bigla. Sabi ko, ano to? Nag-pop up. So tamang-tama, i-share ko po ito sa inyo. Hindi para takutin ko kayo. Just to inform you, mga kababayan, of the events in the future. As seen by economic experts in bankers. Yun ang kanilang pananaw, ang kanilang forecast, mga kababayan. So we must be aware kasi this could affect our, you know, economic activities. Pati dito, please like and subscribe. Buong Pilipinas, buong mundo ang maeepektuhan ng mga kalokohan na ginagawa ng mga so-called New World Order na yun. Pagbuhay, kabuhayan dito sa ating bansa kasi it is a global event. Sabi rito mga kababayan sa balita, voices, Russia is about to play its most dangerous cards. What? In the West is not ready. Hindi daw. Yun talaga man po nangyayari. Nasasyak yung West sa mga actions ni Putin. Walang paki si Putin. Sige niya. Gusto ninyo kayo mga matatapang na Western power, NATO. Oh, we fight anya in the battlefield. Pumasok kayo. Alam niyo no, isang bagay na dapat ninyong maintindihan tungkol sa mga Russians. Ang paniniwala nila, kahit ganong kahirap ng buhay, malalampasan nila yon. Kung titingnan ninyo ang nangyari sa kanila nung panahon ng gera,
18 million Russians ang namatay sa gerang yun. Pinakamaraming Russians. Pinakamaraming tao ang namatay nung panahon ng Second World War. At sino ang nagpanalo sa gerang yun? Russia. Alam nyo ba na kung Russia lang, kung hindi kasama ang paglusob ng Russia sa Germany at USA lang ang pumasok, hindi tayo magtatagumpay. Tingnan natin. Di ba sinanction yung Russia? Nagman-counter-sanction yung Russia sa pamamagitan ng pagkat ng supply ng gas, taranta yung pwesto. Pero hindi pa nga po officially ginagawa. Yun ang mga... kasi repair man lang po ng... Temporary man lang po. Pero yung sinasabi nila ng mga Western powers, baka niya ito na. So basically, no, ang sinasabi dito ni Dante na according to JP Morgan, no, sa kanilang prophecy, so to speak, kapag dumating ang point na ang Russia ay mag-counter sanction, meaning yung control nila ng Russian oil, yung ititigil nila ang supply ng oil to the Western countries, mahihirapan ang mga Western countries dahil hindi sila handa doon sa gagawin na yun ng Russia. So basically ang mangyayari doon it's a downhill slope. Papunta na tayo talaga sa Third World War. It will create chaos in the streets. Bakit? Parang magsisiri, parang matutulad yun sa Sri Lanka. Magkakagutom po kasi wala ng trabaho. Remember guys, ang number one export ng USA ay weapons. War. Yan ang number one export nila. Natin. Worse, baka mag-freeze sila doon kasi walang gas supply. Yung heating ko nila doon, pagpasok po ng taglamig, tapos maninigas sila doon. O siya mga katropa, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata sa aking Kamyong Comments. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!